Maganda nga buhay, Farmer. Welcome back sa aking YouTube channel, ang Ann's Simple Life. Dahil sa panahon ng mangga ngayon, ang aking ibabahagi sa inyo ay itong mangga ng aking biyanan na naririto lamang sa gilid ng kanilang bahay. Ibabahagi ko din po sa inyo sa video na ito ang kaunting kaalaman o diskarte sa pamamakyaw ng mangga. Dahil tutulungan po tayo dito ng aming kapitbahay na may kaalaman tungkol nga sa pamamakyaw ng mangga sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga bunga nito. Unang-una ay kailangan marunong ka nga magtantsa kung ilang kainga ba ang makukuha na bunga dito sa isang puno ng mangga. Ang bawat isang kaing naman po ay nagkakalaman naman ng 20 kilos na mangga. Dahil sa naging trabaho na rin ng aking biyana noon ang pamamakyaw ng mangga, ayon nga po sa kanya ay maaari daw pong umabot sa 5 kaing itong mga bunga ng mangga na naririto. Hindi naman po ito kasing dami ng mga may manggahan dyan. Ang mahalaga po ay natural ito at wala po ditong ginastos dahil wala pong in-apply na kahit anong gamot dito sa mangga. Kung tutuusin ay marami po sanang naging bunga pa ito, subalit na noong malakas nga po yung hangin at ulan ay kusang nalalaglag ang mga bulaklak nito, pati po ang maliliit na bunga. Itong aming kapitbahay ay siya na rin po yung mamimitas at maglalagay nito sa kaing. At siya na rin po ang magpapahinog dito sa pamamagitan ng pagkalburo. Kung inyo po palang nais malaman kung paano magpahinog ng mangga sa pamamagitan po ng pagkalburo, ay may video po ako patungkol doon. Pakiclick nyo lamang po yung link dito sa description box sa ibaba. Maraming salamat po. Ayon din sa aking kapitbahay ay ang pamamakyaw ng mangga ay nagkakahalaga lamang po ang per kilo sa 35 to 45 pesos lamang. Napaisip tuloy ako na maganda din palang gawing business o pagkakitaan itong pamamakyaw ng mangga. Dahil kung ang kilo lamang ng pamamakyaw ay 35 to 45 pesos, ay halos higit sa kalahati nga po ang iyong tutubuin. Pwede rin na tayong magtanim nitong puno ng mangga dahil ayon nga po sa aking biyanan, magmula nang itanim mo ito ay maaari ka nang makakapamitas o mag-harvest dito sa loob ng 5 hanggang 7 taon lamang. At dahil nga ay may lupa yung aking tatay sa Capiz, ay isasuggest ko sa kanya na magtanim siya ng mangga para malaki na ito bago pa man kami magdala ng mga kambing doon. Gustong gusto kasi ito ng mga kambing, yung dahon, pati yung bunga ng mga mangga. Ito nga mangga ng aking biyana na naririto ay kapag may nalalaglag na mga maliliit ay gustong-gusto nga ito ng kambing. Kung tutuusin nga ay mas marami pa sana itong naging bunga kung hindi lamang ito nalaglag kapag malakas nga po ang hangin at ulan. Simula na nga natin ang pamimitas at sa pamimitas nito o sa pagsungkit nitong mangga ay hindi talaga maiwasan na mayroong malalaglag at mabibiyak nga po yung bunga. Wala naman itong problema at hindi naman ito masasayang dahil ibuburo nga ito ng aking biyanan. Titingnan natin sa ngayon kung makakukuha nga ba tayo dito ng 5 kaing. Ito na nga po ang kabuuang nakuha natin dito ng mga mangga. Inabot lamang ito ng 4 na kaing, pero tama naman yung estimate ng aking biyanan na makakakuha nga daw dito ng 5 kaing. Yun lamang ay nagtira pa tayo ng iba pang mga bunga dito dahil ayon nga daw po doon sa namimitas ay mura pa ang mga ito. At kung pipitasin ito lahat ay talaga namang aabot ng 5 kaing. Yun lamang po. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag niyo pong kalimutan na i-click ang subscribe button. Ganon din po ang notification bell para ma-notify po kayo every time na mag-upload po ako ng mga videos.
Maraming salamat pong muli. Keep safe and God bless.